Panahon na nagpapabago. Bago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaong na rin ang mahal natin kaya. Pagbabago, patuloy sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhabatalo. Pagumalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Magandang araw po ng Lunes sa ating lahat, mga kaibigan. Kamusta po? Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang uri ng mga karamdaman. Okay? So, happy Monday po sa ating lahat. Shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga ka-OFW natin. Saang lupalupan po kayo ng daigdig naroroon. Isang mapagpala at mapagpalayang araw po ng Lunes sa ating lahat. Yon, shoutout din po sa mga narito sa ating live comment section, mga kaibigan. Shoutout kay Infinite Streams TV. Sabi niya, Dan, like, share. Oy, maraming salamat po. Ah. Sana mga kaibigan, sana all, no? Sana all. Ah. Gaya po ng lagi kong ipinakikiusap sa inyong lahat. No, mga kaibigan, habang tayo ay nagla-live stream, sabayan nyo rin po ako ng pag-ELS, no? Like and share lamang po, mga kaibigan. At nadya na rin yung ating kaibigan, siya 70, Lucky 70. Sabi niya ay hindi siya uto-uto dahil kasabwat siya. Okay? So anyway, shoutout sa iyo, 70, Lucky 707. And Trigger Woman, 888, shoutout. Tamsak Dan, sabi niya. At nandiyan na rin ang ating kaibigan, si RN2Sense, MLSO Sir Ali Buga TV, Infinite Stream TV, Trigger Woman 888 and 707, Lucky 707, MLSO. At ito pa, isa nating kaibigan, narito rin, no, si Cheryl Santa Maria, Tamsak Dan, shout out po sa lahat, sabi ni Cheryl Santa Maria. And
At dito ngayon si Mami Terry. Ay, na-miss ko to si Mami Terry. Mami Terry, kamusta po? Kamusta po kay Mami Terry? Isa sa mga naggagandahan nating mga mami dito sa aking channel, ano? Mami Terry, shout out sa iyo, okay? And nandiyan na po si Priscilla Acepcion. Hello Kuya Al, hello din po sa iyo Priscilla Acepcion. And shout out. Okay. So ngayong araw na ito mga kaibigan, okay, ngayong araw na ito, ay nandiyan na si Alibal. Alibal, shout out. Good evening Sir Al at sa lahat, okay? So ngayong araw na ito mga kaibigan, ay tatalakay po tayo ng tatlong issue. 9 viewers in the house. Shout out po ha. Baka naman mga kaibigan, no? Sabayan niyo po ako ng aking pagla-live stream. Mag-LS din po kayo dyan. Like and share lamang po. Like and share na mga kaibigan. Okay? So ngayon mga kaibigan, araw na ito, actually mga kaibigan, sa totoo lang, ano, ay napakatumal ng content kaninang umaga. No? Napakatumal ng content kaninang umaga. Eh talagang tayo ay nag-iisip ng ating micro-content, no? Pero meron tayong naka-ready na yun nga yung kahapon pa naka-ready na yun, no? Yung ating papakita ko sa inyo mga kaibigan, ano? Ito, isa. Yan, no? Isa yan sa ating pag-uusapan mga kaibigan, no? Isa sa content natin ngayon, yung multilateral maritime exercise, no mga kaibigan, na naganap po dyan sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone, no, mga kaibigan. So isa yan ha, sa pag-uusapan natin ngayon. And meron pa mga kaibigan. Ito. So isa yan. Sabi ko tatlo yung pag-uusapan natin, di ba? And pangalawa mga kaibigan, ito. Ito pa, isa. Pag-usapan din natin yung tungkol po kay Kibuloy, no mga kaibigan. Yan, PBBM, sumagot na kay Kibuloy, sumuko ka na. Muna, wag paranoid, di ba mga kaibigan? So yan, pag-uusapan din natin yan. Ano? And yung isa pa mga kaibigan na pag-uusapan natin ay ito po. Yan, supang ito yung isa pa, no? Ito, yan. Okay, so yan na no, mga kaibigan, yung speed result ng drug test, kinwestiyon din, nasaan na nga pala ang video, no mga kaibigan. So yan, tatlo na yan mga kaibigan, yan ang ating pag-uusapan ngayon, no mga kaibigan. Pero, okay, pero bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, ano, bago tayo magsimula ng isa sa mga content natin ngayong araw na to, baka naman ha, baka naman po pwede, paki-like and share lamang po, no, paki-share, mas maganda pa. Mas maganda sabi ko mga kaibigan, mas marami po tayo, mas maganda. Pagkatapos kung meron tayong mapag-share-an ng mga, alam niyo yun, di ba yung mga DDS, DBS na yan, no, mga kaibigan, dahil talagang napaka, kumbaga, ay inilalaan natin itong ating mga content para sa kanila talaga, dahil tayo alam na natin ito mga kaibigan, no? Tanggap na natin ito na mga pro-government tayo, so alam natin lahat ito. Ngayon, para doon sa mga nabubulagan, di ba? Para sa mga nabubulagan, eh talagang kinakailangan nilang malaman at mapanood yung ganitong mga content, di ba mga kaibigan? Lovely G, Lovely G, shout out. Yan, hello, 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 sabi ni Lovely G. Okay, and nandiyan na rin yung kaibigan natin, si Arnedo. Arnedo Olaes, good evening Boss Al, at sa mga viewers, Dan, like, and share. O yan mga kaibigan, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nagla-like at saka nag-share ng ating video. Sana all, di ba? Sana all mga kaibigan. Kasi kapag ka lahat tayo, halimbawa, meron tayong 10 ngayon, kapag ka nag-share tayo ng tigi-isa, magiging 20 yan. Tapos yung 20 ay patuloy na mag-share, baka maging 40 yan mga kaibigan. Malay natin, umabot tayo ng 1,000,000, di ba? Eh wala naman pong masama, 'di ba? Wala masamang mangarap na tayo ay magkaroon ng ano, ng instant na 1 million sa isang content natin. Malay natin, 'di ba, mga kaibigan? Wonder Woman, shout out. Yan. Okay, so shout out. Good evening, sir. Good evening, Tol Al. Oy, Tol Wonder Woman. Okay? And sabi ni Lovely G, ay si Maharlika ay isang sawing puso. Kasi na-busted ni PBBM, di ba mga kaibigan? Eh wala naman tayong magagawa dyan mga kaibigan dahil sa, alam nyo na, di ba?
napakagandang lalaki ng ating Pangulo, napakakisig pa, tapos napakatalino pa, di ba? So lahat naman ay mai-in love kay PBBM, di ba? Hoy, may basher agad, sabi ni Arnedo Olaez, sabi niya. Okay? So ito na nga mga kaibigan, ha? O press 1 nga po kung gusto niyo magsimula na tayo o magkwentuhan pa muna tayo, mga kaibigan. Ha, press 1 nga po kung gusto niyo magsimula na tayo, press 1. At ire-read ko na yung ating mga pag-uusapan ngayon. O, press 1 nga po. Ayan, may nag-press 1 na. Okay. So, dahil may nagbanggit ng tungkol kay Maharlika, mga kaibigan, eh, unahin na natin si Maharlika. Yo, Socorro Rosario. Shoutout Socorro Rosario. Ayan, okay. And shoutout din kay BMB Rico Blanco. Shoutout Rico Blanco. Ayan, shoutout. Okay. And Bitsukoy, hello po Bitsukoy. Shout out sa iyo Bitsukoy, hello po. Okay, yan. 'Di ba? Shout out sa iyo. And 13 viewers yan. 13 na tayo kagad mga kaibigan, hindi pa tayo nagsasimula, 'di ba? Greetings po sa lahat, sabi ni Socorro Rosario. Okay. So, ito na nga. Okay, sige na. Simulan na tayo. Ang dami na nag-press 1 mga kaibigan. So, ito na nga, mga kaibigan, okay? Magandang araw po muli sa ating lahat at welcome back po sa aking channel, Ali Bugha TV. So pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, etong isa sa mga naging content nitong si Maharlika, mga kaibigan, na alam naman po natin, di ba? Na alam niyo sa totoo lang, ano, ang daming magagandang bagay na nagagawa ng kasalukuyang administrasyon, no? Na dapat sana ay etong mga bagay na ito, ito yung pwedeng ma-content. Di ba? Pwedeng ma-content ng lahat ng mga vlogger influencer. Di ba? Pero alam nyo ba na hindi ko alam kung nakapagtataka pa yon o ano pwede natin maitawag doon mga kaibigan. Ano? Na talaga namang paulit-ulit, ilang beses na natin na-debunk, di ba? Yung tungkol po doon sa pulburon issue na si PBBM, si FL Lisa ay nagpupulburon. Ilang beses na natin na, di ba? Napakahaba, napaka-dramatic na nagawa natin dyan, di ba mga kaibigan? Sweetie you, shout out, sweetie you. Okay? So, ang dami na nating content na nagawa. Pero etong si Maharlika, mga kaibigan, ay hindi ata nagsasawa, di ba? Hindi nagsasawa. Inumpisahan sa nagpupulburon, na-debunk natin, sinundan po ng meron daw video na debunk na rin natin. Pagkatapos ay talaga namang tayo na mismo nagahamon, di ba? Tayo na nagahamon mga kaibigan na ilabas na yung video dahil naiinip na tayo, gusto na natin mapanood yung video. Di ba? Dumating yung January 5, walang video na lumabas. Tapos eto ngayon halos magdadalawang linggo na ang Abril, wala pa rin video na lumalabas. Para ba, no? Made in China raw yung edit ng video mga kaibigan, eh alam naman natin na ano, 'di ba? Merong mga nagaganap sa pagitan ng Pilipinas sa saka ng China, ay baka nga na-traffic yung video kaya hanggang ngayon ay wala pa rin silang maipakita, 'di ba mga kaibigan? Okay. So nung wala silang maipakita ng video mga kaibigan, ay kung ano-ano na, 'di ba? Naglabas si Maharlika noong nakaraan ng mga fake documents na galing po sa PIDEA, 'di ba? Na-debunk na rin natin 'yun. Napag-aralan natin gusto na ipakita natin na talagang peke, gawa-gawa lamang yung dokumento na galing sa PIDEA. Then napahiya do sa PIDEA documents mga kaibigan, 'di ba? Nananawagan sila ng drug test now, 'di ba? Yung naging content natin nung isang araw na ang nanawagan doon ay si Attorney Vic Rodriguez, no? Drug test now daw, 'di ba? So sabi natin, hindi naman utu-uto ang ating mahal na pangulo para magpauto sa kanila, 'di ba? Dahil sa bago pa man na magkaroon ng eleksyon ay lumabas na ang issue tungkol sa meron daw kumakandidato bilang pangulo na nagda drugs, 'di ba? Nagco-cocaine o nagpupulburon, 'di ba? Sabi ni Duterte. Ngayon ay inunahan na sila. 'Di ba? Inunahan na sila ni PBBM, nauna na nagpa-drug test si PBBM at hindi lamang isa kundi dalawang beses. 'Di ba? Gaya nga ng sinabi ni ABR kahapon mga kaibigan nung i-content natin ito,
Ang sabi niya ay bago pa man yung tawag dito mga kaibigan na drug test ni PBBM ay may nauna pang drug test na negatibo din. Diba? Pagkatapos nung mag-apply ng for renewal noong permit to carry ng kanyang firearms ay nagpa-drug test uli itong si PBBM. Diba? So sabi natin, kung magtatawag sila ngayon ng drug test, hindi naman uto-uto ang ating Pangulo. Dahil kapag ka nagpa-drug test muli si PBBM, mga kaibigan, diba? Sasabihin nila, mahina talaga yung presidente nyo. Diba? Sasabihin nilang gano'n, mahina talaga yung presidente nyo. Isipin mo, ay napapadala sa mga sulsul, ng mga sulsulera at salsawera, diba mga kaibigan? Ayan, nagpa-drug test. Uto-uto, diba? Yun ang sasabihin nila. Ngayon mga kaibigan, may bago na naman. May bago na namang ipinalabas na issue itong Maharlika, no mga kaibigan. Yan naman ay tungkol po doon sa drug test. Melinda Malanon. Shout out Melinda Malanon. Okay? Shout out sa'yo. And BMB Rico Blanco sabi niya, inuuto lang ni Mahal yung mga panatiko niyang nabubuwang na eh. Sabi ni Mahal ni Rico Blanco yan. Okay? So ito nga mga kaibigan, ito yung Melinda Malanon, shout out ha. Ito yung bago ngayon, no, mga kaibigan. Binalikan nila mga kaibigan, yung drug test, no, ni PBBM, di ba? At pagkatapos ay, asan na babanda yun? Pagkatapos ay pilit nilang hinahanapan ng butas, no, mga kaibigan. Okay? So, ito yung drug test, ha? Asan na ba yun? Wait lang, hanapin ko, natabunan. Yan. Hindi rin yan. Hanapin ko lang, mga kaibigan. Nakapaskil na po dyan, no? Nakapost na dyan. Pero yung aking para yung aking titingnan, no, referensya ko ay hindi ko pa po makita, nalilang iniisa-isa ko natabunan. Ang dami kasi, ang dami nating ngayon, isa pa. Yan. Yan lang ha. Tatabi ko lang yung iba para makita ko yung pagkakasunod-sunod ng ating pag-uusapan, no, mga kaibigan. Okay, Pizarro Duterte yan. Pizarro Duterte yan. Okay, ABR. Ayun! Nakita ko rin mga kaibigan. Ito na. So ito na mga kaibigan. Okay? Binalikan nila yung drug test result ni PBBM mga kaibigan. At ang kino-question naman nila dyan. No, anyway, ito mga kaibigan, ha. 'Di ba ang issue ay pulburon? No, ang issue ay pulburon. Ang issue ay pulburon, yan ay cocaine, 'di ba? So nagpa-drug test etong si PBBM, ang kanyang pina-drug test ay cocaine, no, mga kaibigan. Ano na? Ayan. Negatibo ang ating mahal na pangulo, okay? And itong drug test na ito ay mayroong mga pirma, ayan, no. Teres Generesa Reyes, no? Test conducted by o analyst, okay? Isang analyst. Tapos sa head of laboratory si Doktora Maria Cecilia Fernandez Lim, no? Firmado rin 'yan, mga kaibigan. Okay? Ngayon, ito ay sa Department of Health, no, mga kaibigan, Department of Health sa St. Luke's Medical Center Global City, 32nd Street, Ususan, Taguig. Yan, may phone number dyan. Tapos drug test report, no, mga kaibigan. Ngayon, ito. 51 billion, shout out, 51 billion, okay? Ito ngayon, mga kaibigan. Ano yung kanilang ibinubutas ngayon dito? Hinahanapan nila ng mali itong drug test result na ito, mga kaibigan, no? Ito po, ha? Ito po. Ang kanilang sinisilid dyan ngayon, mga kaibigan, ay ito. No, yung transaction date at saka report date, no? Yan ay November 22, 2021, 12:15, mga kaibigan. Okay?
Then, ang kino-question nila dyan, mga kaibigan, bakit daw 2 minutes lang? Di ba? Tinan nyo, ha? Palalabasin natin mga bobot, ungas, tanga, gago, buang. Itong mga nagko-question tungkol dito, mga kaibigan. Sinabi ko na lahat. Ano? Okay. So, kino-question nila, bakit daw ang bilis? Di ba? Bakit daw ang bilis na halos 2 minutes lang? Actually, magti-3 minutes ka dahil ano yun? 2 minutes and 54 seconds, di ba? Ang itinagal ng drug test nung lumabas yung resulta ay after 2 minutes and 54 seconds no, mga kaibigan. Ngayon, bakit ba ang bilis? Ano ba kasi yung ginagamit na pang drug test no, kapag tayo ay nagpapa-drug test dyan sa Pilipinas? Ang nakalagay dito, mga kaibigan, test method ay test kit. No? Test kit lang, mga kaibigan. Ngayon, paano ba yung mga test kit na yan? No? Kung ako sa inyo, mga kaibigan, pwede naman po ninyong iyan, no? Pwede naman ninyong i-Google. No? Makikita nyo po yan, mga kaibigan, yung mga test kit na na ginagamit ngayon. No? So, ngayon, bakit ang bilis-bilis? Eh, depende po kasi, di ba? Kung gusto nyo na medyo matagal, eh, pagka pumunta kayo sa mga pampubliko na mga drug test center, eh, at marami ang nagpapa-drug test, medyo matagal yon, di ba? Pero, si PBBM, mga kaibigan, ay nagpa-drug test po sa St. Luke's Medical Center, which is, alam natin, ito ay private. Di ba? Private po ito. So, ibig sabihin, wala siguro masyado o wala siya nakasabay na magpapa-drug test. Kaya, in just 2 minutes, ay lumabas na po ang kanyang resulta. Yan ang magiging paliwanag natin dyan, no, mga kaibigan. Pero, wag po tayong masiyahan. Wag po tayong masiyahan sa ganyang paliwanag lang. Okay? Ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, di ba, para kayo ay mapagsilbihan ko ng maganda at talagang accurate, no, mga kaibigan, yung ating sinasabi dito, ay naghanap po ako, no, naghanap ko ng, baka sabihin kasi nila, eh, kasi presidente yan eh, special treatment, di ba? Baka sabihin nila, special treatment yan. Baka dinoktor pa nga. Kaya 2 minutes lang. Ang bilis, 2 minutes lang. Di ba, mga kaibigan? So, eto, mga kaibigan, no, ay naghanap po tayo ng mga iba pang mga nagpa-drug test. No? At tinignan natin kung gano'ng katagal, no, mga kaibigan, ang inaabot bago lumabas ang isang drug test. No? So, eto, mga kaibigan, naghanap po tayo ng ilang mga sample na ito ay mga ordinaryo na mga mamamayan, mga kaibigan, ha. Okay, ito si hindi yan. Hahanap na naman ako. Wait lang, hanapin ko ulit, mga kaibigan, ha. Asan na yan? Okay. Para sana mapapagalaw ko yung picture, eh. Wait lang, ha. Asan na yung mga picture? Wait lang po, ha? At mahina kalaban. Ito yung kay PBBM. Tingnan na nga natin. Okay? Ito yung kay asan na yung iba pa? Review. Hindi na lumabas. So, ito, mga kaibigan, no? Hindi ko napapagalawin yung ano yung picture, no? So, ito ay siguro naman nakikita nyo dyan, no, mga kaibigan, no? Ito ay sa anong ano to, hospital. May Department of Health din na nakalagay. Pagkatapos ay merong isang hospital dyan. Ano? Hindi ko na mapalaki, hindi ko makita yung ano eh. Okay? Ngayon, yung transaction date, ayan mga kaibigan, 4-12. 4-12. Then, natapos, report date time ay 4-16. No? So, more or less, mga 4 minutes lang, mga kaibigan, di ba? Yung kay PBBM, 2 minutes and 54 seconds. Ito naman, mga kaibigan, ay 4 minutes. No, mga kaibigan? Ah, so, ito lang gusto ko ipakita dito. Ah, ito na pala, ito na. Ito na. So, ito lang gusto ko ipakita rito, mga kaibigan. Ano? Itong drug test na ito, ay sa High Precision Drug Diagnostic Plus, the Power Plant Mall, Makati Poblacion City, di ba? Yan na nakalagay. Ngayon, ang transaction date, mga kaibigan, ay tumagal lamang po ito ng ano. Actually, hindi nga eh, oh. Di ba?
October 14, 2016, 4:12, no? Pagkatapos yung report date ay October 14, 4:16. So, ayun, 4 minutes nga, di ba? 4 minutes nga, mga kaibigan. Ito yung mga pangkaraniwang tao lang to, ha? Mga ordinary mamamayan lang to, mga hindi kilala, no, mga kaibigan. Okay? Meron pa, ha? Meron pa. Huh? Meron pa. Diba, sabi ko, mapapahiya sa atin itong mga ito, mga kaibigan, di ba? Ito pa. Asan na yan? Okay, yan naman, isa mga kaibigan. Ito naman ay pagkaraniwang tao rin yan, no? Asan na yung iba pa? Wait lamang. Ito ba? Ito ba yan? Hindi, kay Sara yan. Ito. Sara yan eh. Lead by example. Wait lang mga kaibigan ha. Wait lamang po ha. Hanapin natin ha. Asan na yan? Okay. Yan mga kaibigan, more or less ay... Uy, nawala. Asan na? Asan na? Wait lang ha mga kaibigan. Wait lang po ha. Wait lang ha. Dami kasi eh. Basta yan no, mga kaibigan. So punta na natin ito. Ha? Yan. Dito mga kaibigan, ang nakalagay naman dito ay 9.927 pagkatapos po ay 8.29. So 2 minutes din to mga kaibigan. 2 minutes din ha. 2 minutes din ito, no? Hindi rin kilala to. No? Ito ay pangkaraniwang tao lang din, mga kaibigan. Okay? Tropa Kills, shout out Tropa Kills. 'Di ba? O pangkaraniwang tao lang 'yan, mga kaibigan. Okay? Ngayon, mga kaibigan, no? Ang gusto ko lamang ipapansin sa inyo dito, doon sa pinupunto nila na bakit daw ang bilis-bilis, 'di ba? Kasi nga, mga kaibigan, napaka-moderno na. Diba napaka-moderno na at saka gumagamit na ng mga modern technologies ngayon, no, na halos mabilis, di ba? Baka po kung po pwede nga, no, kung meron nga silang ano, yung pagpunok pa lang ng pintuan bago ka pa gumakbang, eh, lalabas na kagad yung resulta, di ba? Ganun ka-moderno ang mundo, di ba? So, etong mga nagtatanong bakit daw 2 minutes lang, bakit daw ang bilis-bilis, no, mga kaibigan, eh, masasabi natin na etong mga ito ay nagpapakatanga lang at nagpapakabobo lang na hindi nila alam na sila ay nabubuhay na sa modernong panahon, no mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ito. Ha? Etong kay Vic Rodriguez naman mga kaibigan, di ba? Papakita ko rin sa inyo kay Vic Rodriguez. Yung kay Vic Rodriguez mga kaibigan, no? Yan ay bawas na natin yung iba, hindi importante. Okay? Bawas natin yung iba mga kaibigan, ah. Wait lamang po. Tingnan niyo yung kay Vic Rodriguez mga kaibigan, ah. Oh, yung kay Vic Rodriguez ay transaction date 4/4/2024, sabihin nung isang araw lang ano, 9:20 AM pagkatapos ay binalikan niya noong ano 2:33 natapos lumabas yung resulta 2:33:20 no, so more or less nasa mga ano 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours no mga kaibigan. Bakit 5 hours? Kasi nga tinan naman ninyo saan ba nagpaano, saan ba nagpa-drug test etong si Rodriguez mga kaibigan. Ayan no, Department of Health High Precision Diagnostics Plus, Katipunan Avenue, Blue Ridge A, Quezon City, NCR 2nd District. So ibig sabihin eto mga kaibigan ay public. 'Di ba? Public ito. Pag sinabing public, maaaring marami, 'di ba? Marami ang ano, marami ang nagpapa-drug test kaya medyo umabot ng ganyang katagal, 'di ba? Pero kung tutusin mga kaibigan, mabilis pa rin po 'yan. 'Di ba? Mabilis pa rin 'yan na halos 5 oras lang na mga kaibigan. At dito, ito lang gusto ko rin ipapansin sa inyo mga kaibigan, 'di ba? Okay? Ang pinakonsulta nitong si Rodriguez mga kaibigan ay methamphetamine at saka tetrahydrocannabinol, 'di ba? Ibig sabihin ito po ay ano, shabu. No? Shabu mga kaibigan.
di ba? Eh, tanong ko lang, di ba? Bakit kaya itong si Rodriguez ay hindi po nagpa-drug test ng tungkol po sa cocaine? No, mga kaibigan, tayo ako nagtatanong lang, ha? Ni Victor Rodriguez, nagtatanong lang ako, di ba? Kasi kung susundan natin yung argumento, mga kaibigan, di ba? Na itong si Vic Rodriguez ay matagal na nakasama ni PBBM since 2016 pa or maybe before 2016 pa, di ba? Magkasama na sila, no? Eh, wag na, di ba? Di ba? Bakit kasi hindi ka nagpa-consulta regarding ano, regarding cocaine, ah, Vic Rodriguez? Paliwanag mo naman sa amin yan, okay? So yun mga kaibigan, more or less, di ba? More or less ay halos maano mabilis din naman yung ano yung resulta nung lumabas kay Vic Rodriguez, di ba? Inabot nga lang ng 5 oras, no? Eh siguro nga madaming ano. Ngayon punta natin ito mga kaibigan, di ba? Sabi natin nauto itong si ano si Vic Rodriguez, no mga kaibigan. Eh nasa isa rin si Vic Rodriguez na pagkatapos na marinig yung mga sinasabi ni Maharlika na drug test now ay isa rin ito sa mga sumisigaw ng drug test now. Di ba? And pagkatapos na mailabas na yung kanyang post na drug test now, mga kaibigan, ay ito naman po, di ba? Naglabas naman po siya ng post niya sa kanyang FB page na sabi niya, lead by example. Lead by example. Bagamat ako ay nasa pribadong sektor, kusang loob ang aking pagpapasa ilalim sa drug test at base sa resulta ako ay negative. Negative daw ah. Ito ay susog sa aking paalala sa mga nasa pamahalaan sa gitna ng napakaingay at hindi mamatay-matay na issue ng paggamit ng droga. Ang daming paliwanag, di ba mga kaibigan? Ang daming paliwanag nitong si Attorney Vic Rodriguez. Pero isa lang naman ang lundo nito eh. Di ba? Ano ang lundo nito mga kaibigan? Nagpauto sila. Di ba nagpauto sila sa mga pasabog ni Maharlika? Just come to think of it, no mga kaibigan. Ako, I cannot imagine. Di ba, I cannot imagine na itong mga taong tulad ni Vic Rodriguez na mga kinikilala ng mga abogado ay nagpapauto, di ba, sumusunod sa mga pasabog ng isang Maharlika lang. Di ba, isang influencer lang, napapasunod itong mga abogado, no mga kaibigan, nakakahiya, di ba? Ima Rebecca Lagmay, shout out. Di ba mga kaibigan? Oh, ngayon ito mga kaibigan, no? Sama na rin natin 'yung ano, hinanap ko na rin 'yung kay ano, kay Inday Sara, di ba? Si Inday Sara mga kaibigan ay nagpa-drug test din naman, no? Nagpa-drug test din itong si Inday Sara. No? So yan, hindi lang nakasama mga kaibigan dito yung ano, yung kung gaano katagal lumabas yung resulta nung kay Inday, no? Hindi na po nakuha. Ewan ko lang kung nakuha ba ito pag pinalagay ko. Wala, hindi na talaga nakuha mga kaibigan. Okay? So dito naman, ako for sure, ito matagal. Baka umabot ito ng araw, di ba mga kaibigan? Bakit? Kasi napakadami noong drug test na kinuha nitong si Inday Sara. Sabi nyo, bobo itong si Inday Sara, mga kaibigan. Hawa, no? Puro pasabog naman pala yung kanyang marka. O, di ba, mga kaibigan? O, matalino naman pala si Sara, mga kaibigan. Puro pasado naman pala yung kanyang marka. O, di ba? O, ngayon, ano yung mga, ayan, okay? Yung mga drug. Ayan, pencil cladine. Amphetamine, barbiturates, benzodiazepines, cocaine, ecstasy, methadone, metapetamine, opium, propoxyphene, tetrahydrocannabinol. Ang dami naman, nakakaano namang mga scientific word na yan mga kaibigan, di ba? Yan, oh. So, ang dami niyang ano. And fortunately ay pasado naman po siya lahat, di ba? Pasado naman lahat itong si Inday Sara. Ito po ay noong... Ay, hindi ko rin nakuha yung date, no? Hindi ko rin nakuha yung date, mga kaibigan. Okay. Ayan, di ba? So, ang ginamit ng method dito, mga kaibigan, ayan, no? Test kit din, di ba? Kaya
kay ABR ay test kit din. And dun sa dalawang ordinaryong mamamayan na pinakita ko sa inyo ang drug test result, mga kaibigan, ay test kit din ang ginamit. No, mga kaibigan, test kit din. Diba? So, ipinakita ko sa inyo ang lahat ng ito para lamang siguro ay it's about time tapusin na yung issue tungkol dito sa drug test, no, mga kaibigan. Diba? Tapusin na. Sabi nila dapat daw ay open. Eh kahit pa open yan, kahit closed door pa yan, di ba, kahit sa ang hospital pa yan, mapapribado man yan o mapapubliko, iisa lang naman ang ginagamit eh. Di ba, ano ang ginagamit na ano? Test kit, mga kaibigan. Ha? Buti pa hanapin natin yung test kit. Ha? Wait lang. Okay. Drug test. Images. Okay? So ngayon, pakita ko sa inyo ha, mga kaibigan. Okay? Ano ba yung mga drug test kit na yan, ha? So. Buti na lang marunong makisama yung aking internet ngayon, mga kaibigan. Di ba? So ito yung mga halimbawa po ng mga drug test kit. Okay, nakita na ba? Ayan, oh. Okay, ano yung mga ano yan? Paano yung paano paggamit ng mga drug test kit na yan? Ha? Images. Images. Yan. So, ibig sabihin, may nabibili pala ng mga ganito, mga kaibigan, di ba? Ito ay yung ano, UA ito. Okay, sa Pilipinas, meron din po nito, okay? Ayan, oh. Oh. Merong ano, hello, alibaba ito, oral, di ba? Oh, ito, alam ko ito, laway, di ba? Ito mga kaibigan, no? Yan, laway po yan ang ginagamit, di ba? Kaya nga oral eh, di ba? Meron ding drops, ayan, no? No? At meron din, ito puro ano pala ito, puro saliva. Diba mga kaibigan, ayan, no? Iba-iba, no? Ang dami. Yan yung mga ginagamit na, no? Pang drug test kit, no, mga kaibigan. And ito mga ito, ha? Tingin nga tayo na isa, halimbawa ito. Pwede. Itong halimbawa, itong isang oral, mga kaibigan, no? Walang panag eh. No? Ito yung mga, ano, mga mabilisan lang ito, mga kaibigan. Di ba? Mabilisan ito. No? It will take only a minute. Pinakamatagal na siguro yung, ano, yung 2 minutes, ganyan, di ba? So, mabilis ka agad ang, ano, ang resulta nito. Lalo na siguro itong isang to. Di ba? Itong isang to, mga kaibigan, ay, out of stock. Ito, linya lang ito, parang pregnancy test lang, di ba? Na kapag kasiguro, nilagay mo yung laway ng pasyente o nung papadrug test mo, eh, magguguhit ka agad dyan, di ba? So, ang pagpapadrug test, mga kaibigan, ay mabilis na po. Di ba? Mabilis na, hindi na yung kinakailangan na babalikan mo pa ng ilang araw. Di ba, mga kaibigan? Hindi na ganun ngayon, di ba? Kadong, shout, Kadong! Sabi nga ni RN Tusen, so you can do home drug testing at home, di ba? Oh. Si Cesar Pilar, nandiyan na rin si Cesar Pilar. Okay, sabi ni Cesar Pilar, ay, sabi ni Cesar Pilar, mga kaibigan, kaya pati si Sara nagpa-drug test para mapilit si PBBM pero di kakagat ang Pangulo sa kalokohan nila. Okay, hindi, actually, matagal na po yung BP Sara, no? Sabi si Chopeng. Chopeng, shout out, Chopeng. Salamat daw yung agent sa PDEA ngayon na totoo daw yung pinakita noong hitad na dokumento na hindi man lang pinakilala sinong agent yon. Kahit ako, kaya ko sumulat sa PDEA na sasabihin totoo yung dokumento. Sabi ni, ano, ni, tawag ito, ni Chopeng. Okay, shout out sa Chopeng. So ito mga kaibigan, no? Bakit natin kinontent ito? Bakit natin dinibang itong issue tungkol sa drug test, di ba? Para matapos na, di ba? Pero alam niyo sa totoo lang, walang katapusan ito. Hanggat ang Pangulo ay si PBBM, wala pong katapusan ito. No, wala pong katapusan itong mga issue na ito. Simo, nag-umpisa sa pulburon, di ba? Nag-umpisa sa pulburon.
sinundan ng video. Hindi na ilabas ang video, sinundan ng PDEA form. Na debunk natin yung PDEA form, binalikan nila yung result ng drug test ni PBBM, tinignan naman kung bakit daw ang bilis. O ngayon, na-debunk na natin mga kaibigan kung bakit ang bilis, di ba? Dahil lahat ng mga pinakita natin ng mga drug test result sa inyo, iisa gamit. Ano gamit? Test kit, di ba? Ngayon, pinakita ko rin sa inyo, sinerch natin sa Google, mga kaibigan, maraming klase yung test kit, di ba? Ibig sabihin, bakit marami niyan sa marketa, sa marketo, ibig sabihin mga kaibigan, yan ay ginagamit na po talaga. Di ba? Hindi lang naman sa drug test eh. Sa pregnancy test, di ba? Marami din sa yung COVID test. No, mga kaibigan, dati-dati, pupunta ka pa ng hospital. Ngayon, mga kaibigan, nakakabili na ng ano eh. Di ba? Nakakabili na rin ng ano, ng COVID test kit. No, na kahit ikaw, pwede mo nang gawin sa bahay. O, di ba? So, sinasabi ko dito mga kaibigan, nasa moderno tayong panahon at saka talagang moderno na rin ang teknolohiya na ginagamit. Sayang nga lang, itong mga tao na to, di ba, na talaga namang ayaw tumigil sa pagbanat sa PBBM, hindi ko alam kung anong panahon sila nabubuhay, di ba? Oy, gumising kayo, Maharlika at sa mga DDS, gumising kayo, no? Kayo ay hindi nabubuhay noong panahon ng 70s o 60s o 80s, di ba? Buhay kayo ngayon sa panahon na moderno na ang lahat, moderno ang teknolohiya. Di ba mga kaibigan? So sana mahinto na ha, pero alam ko naman given na yan mga kaibigan ano, na wala pong katapusan itong issue na ito. Di ba? Hangga't nariyan si PBBM, hindi po ito matatapos. No, mga kaibigan. So kung meron po kayo, sabi dito ni Biktima 147, shoutout Biktima 147, si Bastiat Pulong, drug test niya, may saltik ang mga ulo niyan, di ba? O, bakit nga pala yung mga Duterte hindi mapadrug test? Di ba? Yan dami-dami lumalabas sa social media ngayon, no? Lalo-lalo na sa TikTok. Mga kaibigan, na itong si Baste, o si Baste ay talagang lulong na lulong, kumbaga high na high sa drugs, di ba? Lumalabas siya sa TikTok eh. Yung mga video ni Baste, o bakit nga pala hindi ano? Hindi magpa-drug test yung mga Duterte, di ba? Sabi niya, no, saka idol sa mga DDS, puro mga abogado na roon. Yun na nga, isa pa eh. Di ba mga abogado pero mga pulpul, no? Mga abogado pero nagpapakatanga, nagpapadala sa mga ano, sa mga sul-sul lamang at sa mga pasabog lamang ng isang Maharlika. Di ba mga kaibigan? Yun ang mas matindi nakakahiya doon, di ba? Magpa-drug test na si Tatay Ulyanin para magkaalaman na, sabi ni Rico Blanco. O di ba pati yung tatay magpa-drug test na rin. Baka isa ano, sama niyo na rin sina Bongo, sama niyo na rin sina ano, si Calbo, di ba? Sama niyo na pati si Robin Padilla, sama niyo na magpa-drug test na silang lahat. Di ba? Magpaalaman, hindi yung si PBBM na si PBBM ang sigaw sila na sigaw na drug test na drug test na. Ilang beses na nagpa-drug test yung ating pangulo, mga kaibigan, di ba? Lahat naman ng issue na inilalabas nila, puro ika nga ay nadidebunk natin. Di ba mga kaibigan? So yan mga kaibigan, ito po yung ano ha, ito yung ating usapin tungkol po dito sa ano, sa drug test, no mga kaibigan. Di ba? Ngayon, kung meron po kayong comment tungkol po dito sa ating napag-usapan, no, ay paki-comment nyo lamang po dyan sa comment section sa baba, lalo-lalo na po yung mga lalo-lalo mga kaibigan itong mga team replayer natin, no mga kaibigan, no, paki-comment niyo lang po dyan sa baba ha, kung meron po kayong mga opinion or mga karagdagan na gusto niyo idagdag tungkol po dito sa ating napag-usapan ay paki-comment niyo lang po dyan. Okay, so kwentuhan muna tayo mga kaibigan. Yan, wait lang, ready ko lang po yung isa ha. Okay. So, yun mga kaibigan, di ba? Ang susunod natin ay ito. Sunod natin, ito. Ito muna. Alin ba dyan sa dalawa? Ito muna. Ito muna, maganda mga kaibigan, di ba? Paiyakin muna, magpaiyak muna tayo ng ano? Magpaiyak muna tayo ng mga anti-BBM, di ba?
magpaiyak muna tayo ng mga anti-PBBM, anti-government mga kaibigan, at saka mga pro-China, di ba? Mga pro-China, mga Chinese enthusiast, ika nga, di ba? Magpaiyak muna tayo, so isunod natin itong issue na to, okay? So, again, magandang araw po sa ating lahat at welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong multilateral maritime exercise na naganap kanina ng mga kaibigan, at I think ito ay tuloy-tuloy pa rin po, no, itong exercise na ito, no? So pag-usapan natin ito, ha, mga kaibigan. Itong multilateral maritime exercise, mga kaibigan, ay masasabi natin tagumpay, di ba? At ang kapansin-pansin dito, mga kaibigan, no, doon sa mga video at saka mga picture na ipinakita, na kung saan ay pinapakita itong naganap na multilateral maritime exercise, at yung isa pang tawag dyan, mga kaibigan, ay ano yun? Ano ba yan? Wait. Natin ko lang. Yun. Multilateral maritime cooperative activity. No? Ibig sabihin, multilateral, marami yung kasama. Cooperative, madami rin yung kasama. Kaya nga cooperative, no, mga kaibigan. Okay? So, meron po akong video na ipapakita sa inyo. Bago ko ipakita yung mga picture, no, mga kaibigan, unahin na natin itong video habang tayo nagkukwentuhan, di ba? Yan. So, tama yun, napindot ko, hindi ko nalagyan ng pangalan, mga kaibigan. Okay? Oy! Nandyan na si John. Diyan si Jonalyn. I-shoutout naman natin si Jonalyn, mga kaibigan. Suki na to dito. Suki na, no? Si Jonalyn. Jonalyn, shoutout sa'yo, ha? Oh. Sayang nahuli ka, Jonalyn. No, kanina yung ano, kanina yung unang-unang pinag-usapan namin, yung lagi mong hinahanap, di ba? Yung tungkol sa ano? Sa drug test. Napag-usapan namin yung kanina, Jonalyn. Sayang, ngayon ka lang pumunta, no? Anyway, shoutout sa'yo, okay? So ito, mga kaibigan, ano? Kanina, ayan, nagkaroon po na. Nagkaroon ng multilateral maritime cooperative activity daan po sa ano, sa ito, mga kaibigan, naganap sa 200 nautical miles. Kumbaga ay nasa boundary, no, hindi po sa loob, ah, hindi po sa loob ng 200 ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ah, ito ay medyo lumabas-labas na po sila, no, mga kaibigan. So may video po 'yan, ito. Okay? Yan, panoorin natin habang tayo nagkukwentuhan, di ba? Yan, so yan, mga kaibigan, no? Oh. Yan ay nasa 200 nautical miles, no, ng Philippine Exclusive Economic Zone, mga kaibigan. No? At saka dyan ay apat na bansa pa lang yan, ha? Ang Hapon, no, US, Pilipinas, at saka, I think, if I'm not mistaken, Australia. No, mga kaibigan, Australia, di ba? So, dito, mga kaibigan, napansin-pansin na hindi nakaporma ang mga Tekwa. Di ba? Hindi nakaporma dito ang mga Tekwa, mga kaibigan, no. Kung mapapansin ninyo sa video na 'yan, di ba? Wala ka man lang napansin diyan na ano, na dumikit man lamang na mga barko ng Tekwa, di ba? So ibig sabihin ay hindi sila nakaporma. Di ba, mga kaibigan? Kaya nga sabi nga natin, tagumpay itong ano, itong first multilateral maritime exercise, no. At isa pa, mga kaibigan, ha, isa pa. Sabi ko sa inyo, di ba, magpapaiyak tayo. Di ba? Tanging si PBBM lang ang nakagawa nito. Ah, mga kaibigan. O yan, natin naman yan, no, yung barko na yan, di ba? Asan ang mga barko ng China diyan? Di ba? Asan yung mga barko ng China diyan, mga kaibigan, no? Wala, malaman lang nakadikit, di ba? Oh, ito pa, ha, sabi ko nga kanina, ha, first time ito na tanging si PBBM lamang ang nakagawa. Hindi po ito nagawa sa panahon ni Duterte. Ay, hindi pala, nagkakamali pala tayo, mga kaibigan. May nagawa palang ganito sa panahon ni Duterte. Diba? Kaya lang, ang mga nagahari sa karagatan, lalong-lalo na doon sa pasok dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ay mga barko ng China. Diba? Pagkatapos, ang kanilang exercise, mga kaibigan, ay kung paano bumangga, no, kung paano bumangga doon sa mga bangka ng ating mga mangingisda, di ba?
Yun ang naging exercise ng China sa panahon ni Duterte. Di ba? Meron silang ang exercise nila doon mga kaibigan ay kung paano magsagawa ng dangerous maneuvering. Di ba? Kung paano magsagawa ng mga dangerous maneuvering, kung paano mangharang ng mga barko na gamit ng Philippine Coast Guard, di ba, ng Philippine Navy. Yun ang sa panahon ni Duterte. Pero sa panahon ni PBBM, mga kaibigan, ay hindi po nakaporma. Di ba? Hindi nakaporma ang mga Chekwa. O, di ba? O, meron pang air exercise din dyan, no? Meron pang tawag dito, helicopter, di ba? O, na sumusunod doon sa mga barko, mga kaibigan. Di ba? Kaya sabi ko, iba talaga pangulo namin mga kaibigan. 'Di ba? Iba talaga si PBBM. No? Etong mga nangyayaring ito, exercise pa lang ito mga kaibigan. 'Di ba? Pero hindi nakaporma, hindi man lang wala man lang barko ng China na lumabas, 'di ba? Wala man lang barko ng China na sumubok na magkaroon ng dangerous maneuvering. At ito pa. Nakakatawag ng pansin dyan mga kaibigan. Kung ito ay labas ng 200 nautical miles, Philippine Exclusive Economic Zone mga kaibigan, ibig sabihin ay mas malapit na po ito, kumbaga lumapit, itong mga nagsasagawa ng exercise na ito ay lumapit pa doon sa pinaka mainland China. Di ba? Gumit na pa mga kaibigan. Di ba? Pero, asan ang China? Di ba? At wala man lang rumaradyo. Di ba? Wala man lang rumaradyo. Samantalang, normal na ipinapakita minsan sa mga balita, di ba? Nasa loob pa ng exclusive economic zone. Di ba? Kapag ka nagsasagawa ng supply mission, ang mga tropa natin, nakaradyo na kagad ang China. Di ba? Nakaradyo na kagad. This is our territory. You have to go back. Mga ganun na kagad yung mga China, di ba? Pero ito, hindi nakaporma. Walang nabalita na nagradyo ang mga China, ang mga barko ng China. Wala, mga kaibigan, tupi. Di ba? So, ito ngayon yung sinasabi. Ito ngayon ang gusto ko lamang din ipapansin, mga kaibigan. Di ba? Lalong-lalo na yung mga nagsasabi. No, yung mga nagsasabi na hindi kinakailangan ng third party. Naalala niyo 'yon, di ba? Kanino una natin narinig 'yon? Hindi na kinakailangan ng third party kay Robin Hood. Di ba mga kaibigan? Oh. Dito, since merong third party sa exercise mga kaibigan, ay hindi na forma ang China. Di ba? Samantalang kapag wala tayong kasama, formang-forma ang China. Di ba? So ngayon nila sabihin na hindi natin kinakailangan ng third party. Di ba mga kaibigan? So ito, napakagandang balita ito. Itong tagumpay na multilateral maritime cooperative activity ng mga kaibigan. Ng apat na bansa pa lang yan. Apat na bansa pa lang yan. Pero as per doon sa kaibigan natin no, na nakakwentuhan ko nung isang araw, ay marami raw bansa. Marami raw bansa ang talagang nagpapakita raw po ng nagpapakita ng kanilang kagustuhan no na mag-join diyan sa multilateral na yan mga kaibigan. Di ba? Lalo nang iiyak ang mga pro-China. Lalo nang iiyak ang mga pro-Duterte. Di ba? Lalo nang iiyak mga kaibigan etong si Xi Jinping, di ba? O dyan pa lang sa exercise na yan, hindi na sila nakaporma eh. Di ba mga kaibigan? So yan po yung pahapyaw lang yan. Pahapyaw lang na ipinakita natin at saka pagtalakay po dyan sa naganap na multilateral maritime exercise ng mga kaibigan. Kung meron kayong mga komentong pang-asar, di ba? Pakicomment nyo lang po dyan sa comment section sa baba, no? Lalo-lalo na nga po doon sa ating mga team replayer, no? Huwag nyo na rin kalimutan mga kaibigan na paki-like. Paki-like and share lamang po itong ating video para sa ganun ay marami pa po yung mapaabutan natin ng mga pinag-uusapan natin dito sa aking channel. Okay? So basa muna tayo mga kaibigan, sabi ni Trigger Woman 888, hindi nidang gera. Economic blockage lang
tiwas na sila. Dami nang ang ghost town sa kanila eh, 'di ba? Sabi yan ni ano ni Trigger Woman 888, okay? Which is tama naman, hindi natin talaga kailangan, no? Hindi natin kinakailangan. As sabi ko nga, ito pa vlog. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga kaibigan, 'di ba? Walang gerang magaganap, no? Ito na lang, itong exercise na 'to. Exercise lang 'to, mga kaibigan. Kung talaga matapang ang China, sandali, sandali. 'Di ba? Bakit lumalagpas kayo diyan sa 200 nautical miles? Ha? Bakit lumalagpas kayo diyan, oh? Tapos ang dami-dami niyo pang barko diyan, para nag-ahamon ba kayo? Oh, aba, marami kami. Oh, 'di ba? Maraming barko, marami kaming mga missile na sinasabi ng mga Duterte, 'di ba? Oh, bakit hindi sila magsimula? 'Di ba? Simple lang 'yan, mga kaibigan, 'di ba? Simple lang 'yan, no. Okay, simple lang 'yan, pero talaga asa totoo lang, wala pong gera magaganap, no. At ang importante lang doon ay 'wag tayo pasindak. Kaya tama nga ang ating pangulo eh. 'Di ba? Tama si PBBM. 'Di ba? Hindi naman tayo naghahanap ng gera, pero ipapakita natin sa kanila na hindi nakapikit ang ating mga mata sa kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, ipinararamdam ni PBBM na alam ng Pilipinas kung ano yung mga kalokohan na ginagawa ng China. Di ba, mga kaibigan? Hindi katulad ng panahon ni, ano, panahon ni Duterte na talaga namang tinitiis na lahat. Di ba? Isinasakripisyo ang Pilipino. Isinasakripisyo ang Pilipinas. Alang-alang lamang sa China. Huwag lang magalit ang China. Huwag lang magpadala ng missile ang China. 'Di ba? Huwag lang alisin yung mga pogo sa Davao, 'di ba? Huwag lang alisin yung mga Chinese sa Davao, 'di ba? 'Di ba alin ang masakripisyo ang mga Pilipino? Yan ang panahon sa panahon ni ano? Sa panahon ni Duterte, 'di ba mga kaibigan? Oh. Huwag mo awayin Chupaeng, sabi niya, sino ba inaaway ni Chupaeng? Okay? Ganun naman ugali nila. Ako silent lang, sabi, silent viewers lang, sabi ni Jerry Santa Maria. Okay, ano may mga pinag-usapan nila? Okay? So yun mga kaibigan, okay? Puntahan natin itong pangatlo. Puntahan natin itong pangatlo na ating tatalakayin, mga kaibigan. Okay? Third, last, content but not the least. At, mga kaibigan, okay? So ito, pag-usapan lang natin mga kaibigan, konting ano lang muna, di ba? Konting background lang muna ng mga kaibigan. Okay? Noong mga nakaraan, naging mainit din yung issue tungkol po dito sa Kibuloy, di ba? Noong lalong-lalo na, noong maglabas na po ng warrant of arrest, itong Davao Court, no mga kaibigan? Eh sabi nga nila ay dito, sabi nga nila mga kaibigan ay ayaw o hindi nila makita itong si Kibuloy. Diba? And kung matatandaan ninyo noon na merong mga statement si Kibuloy, diba, na hindi siya haharap sa Senado, hindi siya haharap sa Kongreso, haharap lamang siya, diba? Hindi nga ng hamon niya noon, diba? Magsampa kayo ng kaso sa korte, doon ako haharap. Pero asan si Kibuloy ngayon, mga kaibigan? Diba? Nagtatago, no? Nagtatago. So pag-usapan natin ito, okay? So again, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon itong tungkol po kay Kibuloy, isa ng pugante mga kaibigan. Dahil sa meron po kasi ano, merong pahayag si Kibuloy, no mga kaibigan, na dito sa kanyang statement ay tila baga, no? Tila baga ay hinahamon niya or minamaliit niya ang kakayanan ng batas sa Pilipinas, no mga kaibigan. Ito 'yan, pakita ko sa inyo ha. Sa statement po ni Kibuloy mga kaibigan, 'yan, sabi niya ito. Sige, sabi niya, "I-manhunt niyo ako." 'Di ba? Sige, i-manhunt niyo ako. Ako ay hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights, sabi ni Kibuloy. Magiging martir ako. Oh, magiging martir ako tulad ni Rizal. Magiging martir ako tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Pastor Apollo C. Kibuloy.
no, mga kaibigan. Dito, mga kaibigan, di ba? Ay tila baga para talagang nilalapastangan na. Di ba? Nilalapastangan na nitong nagpapakilalang anak ng Diyos, no, son of God, na si Pastor Apollo Quiboloy. Di ba? Na, ewan ko mga kaibigan, ha? Pero para sa akin lang, ha? Ito naman, no? Di ba ito ay pastor? Di ba? Nangangaral. Gumagamit ng salita ng Diyos. Di ba? Meron atang ano, meron atang hindi alam itong si Quiboloy, mga kaibigan, na talata sa Biblia na kung saan ay nakasaad doon na ano, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kung merong hindi alam na talata, kung meron talata sa Biblia na hindi alam, or posibleng alam niya, pero hindi niya itinuturo, mga kaibigan, yung pagpapasakop sa mga namiminuno, yung pagpapasakop sa batas, yung pagpapasakop sa mga pinuno ng mga bansa, di ba? Hindi alam ni Quiboloy. Di ba, mga kaibigan? So, ibig sabihin, ay hindi po talaga ito tunay. No, hindi po talaga ito tunay na pastor. Di ba? Kasi meron siyang mga itinuturo, ang itinuturo lamang niya, yung mga pabor sa kanya. Pero pagdating doon sa pagpapasakop sa pamahalaan, pagpapasakop sa gobyerno, na nasa Biblia rin po, mga kaibigan, ay hindi niya itinuturo at hindi niya alam at nilalapastangan pa niya. Di ba? Sa ginagawa ni Pastor Quiboloy na ito, mga kaibigan, ito ay paglapastangan din doon sa sinasabi niyang tatay niya. Di ba? Sabi niya, anak siya ng Diyos. O itinuturo ng Diyos na sa Biblia, pasakop kayo sa gobyerno, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo, na yun ang gobyerno, pero sila ayaw nila magpasakop. Iniinsulto pa nila ang batas. Di ba, mga kaibigan? Iniinsulto pa nila ang batas. At minamaliit nila ang batas. Nagahamon pa. Di ba? Meron siyang isang statement na hinahamon niya pa si PBBM eh. Hinahamon niya ang gobyerno. Naglabas siya ng ano, 17 kautusan. Di ba? Yung request niya, 17, mga kaibigan. Oh. Eh sabi nga natin, eh hindi naman ito susundin ng gobyerno. Di ba? Hindi marapat na pagbigyan yung 17 na mga kahilingan nitong si Quiboloy. Di ba, mga kaibigan? Dahil unang-una, ito ay ano, isang criminal na eh. Di ba? Isang pugante na to. Isang lumalabag na to sa batas. So wala siyang karapatan na manghingi, di ba, ng anumang bagay na papabor sa kanya. So ano yung ano? Ano yung sinasabi niyang suppression of my rights? Di ba? Wala na po, hindi na applicable sa kanya yung suppression ng kanyang rights. Dahil wala naman pong sinusuppress na rights niya, 'di ba? Ngayon, ang gawin mo na lang, Quiboloy, eh sumuko ka na lang, no? Huwag ka na kasing paranoid. Pero ngayon, mga kaibigan, sumagot, no? Sumagot si BBM. Ha? Sumagot ang gobyerno sa mga sinasabi ni Quiboloy, no? Ano ang sagot ng gobyerno? Ito, mga kaibigan. Ang sagot ng gobyerno ay ito. Patay tayo dyan. Hindi ko ata. Ito yung kanina. Para. Patay tayo dyan. Hindi ko na i-download, mga kaibigan. Ay, ito pala. Kala ko hindi ko na i-download. Okay. Ito sagot ni PBBM, mga kaibigan. Simplihan na lang natin to, ha? Legal battle bago niya raw pong harapin yung kanyang mga kaso dito. Pwede niyo raw pong igarantiya na hindi makikialam yung US sa kanyang legal battle bago niya raw pong harapin yung kanyang mga kaso dito sa bansa? It seems to me a little bit tail-wagging the dog. Na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, ang usapin siya sa warrant to protect. So, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. We've known him for a very long time. And my papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan. That's going to take years. Yeah. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. How about... So yun, mga kaibigan, di ba? Ang may papangako lamang daw, sabi ni PBBM, ay
magkakaroon ng ano ng fair, 'di ba? Yung trial na haharapin ni ano ay magiging fair lahat, no, mga kaibigan. Para mas maliwanag, no, ito meron pong ano yan. Okay, wait lang, asan na 'yan? Yung medyo malabo yung ano yung pagkaka-video, 'di ba? So para mas maliwanag ito, mga kaibigan, ano, basahin natin yung sabi ni PBBM, ha? Ay, hindi to. Sorry naman. Hindi yan. Yan yung pang ano ko, pang pang pinali ko mamaya, no, mga kaibigan. Okay? Asa na ba yon? Yung 5PBBM. Hindi ko rin pala na yan. Hindi, na-download yun. Hindi ko na-download, mga kaibigan. Okay, hindi ko na-download, di ba? So sabi ni PBBM, di ba, yung pinangangambahan ni yung pinangangambahan ni Kibuloy, no, mga kaibigan, na baka pagka siya ay sumuko eh irerekta siya kagad sa ano sa FBI, di ba, makikialam ang US. Eh sabi nga ni PBBM, mga kaibigan, ay it will take years pa, di ba? Hindi naman kaagad-agad, s'yempre iano pa 'yon, ano, dadaan pa sa tamang proseso 'yung proseso. Sa tamang proseso 'yon, no, mga kaibigan. Hindi kaagad-agad na makukuha at mapapakialaman siya ng Amerika, di ba? So ano ang dapat niya munang gawin? Sumuko na muna siya. Di ba? Harapin na muna niya 'yung mga kaso. At sabi nga ni PBBM, may papangako ko lang, di ba? Ay magkakaroon ng ano, ng fair na trial, di ba? Wala po siyang dapat na, no, wala siyang dapat na ikabahala, no? Nagaya ng lagi niyang sinasabi, nagaya ng lagi niyang pinangmamind, ano, mind, mind conditioning, di ba, na mapapahamak siya, na siya ay i-assassinate, no, na siya ay kikidnapin, di ba, malayong mangyari yon. At ayan, ha, oh, sa mga nagsasabi na tahimik si PBBM sa mga issue to sa, lalo na dito kay Kibuloy, ayan, nagsalita na ang ating Pangulo, ha, o baka kung ano pa ang hanapin ninyo kay PBBM, oh, you can, no, pwede nyo panghawakan ang salita ng isang Marcos, pwede nyo panghawakan ang salita ni PBBM na isang Pangulo ng Pilipinas. Diba, ang lakas naman talaga ni Kibuloy. No, isipin nyo, isang pugante. Oh, ang nagbibigay pa ng assurance, no, sumuko ka lang. Diba, ang nagbibigay pa ng assurance, nabibigyan ka ng fair trial, eh, isang Pangulo ng Pilipinas. Diba? Oh, sang ka pa? Diba? Sang ka pa, mga kaibigan? No? So, etong si Kibuloy, sana lamang ay wag niyang pairalin yung ano, wag niyang pairalin yung kanyang pagiging ano, no, paranoid. No, paranoid na 'to, mga kaibigan, eh. Paranoid na ito si Kibuloy, kaya kung ano-ano na talaga. Sumuko ka na lang, ha? Kibuloy, sumuko ka na lang, ha? Sumuko ka na lang, Kibuloy, para matapos na 'yung lahat, 'di ba? At hindi pa 'yung dumadagdag ka pa sa mga issue at mga problema, 'di ba? Na kinakaharap ng ano, kinakaharap ng bansa, okay? Sabi ni Jocelyn Herrera, shout out. Tail wagging ang sagot ni Pacquiao ni PBBM, ni buntot, bahag na buntot, mga kaibigan, no. Nababahag na talaga buntot nitong si Kibuloy, no? So, 'yan yung ating mga napag-usapan ngayon, mga kaibigan, no? Tatlong issue. At kung meron po kayong mga komento at mga karagdagan na gusto ninyong ano, eh i-comment niyo lamang po diyan sa comment section sa baba. Ayun po, ibinabasa ko, mga kaibigan. Kung mapapansin niyo, no, sa mga nagko-comment ay minamarkahan ko po ng like. Minsan meron pang puso, di ba? Ang hindi ko lang po namamarkahan pero binabasa ko din eh yung mga basher natin, no, na bakit hindi ko minamarkahan? Ibig sabihin natatakot ba ako? Hindi, no, kundi wala po kasi, kumbaga, out of topic po kasi yung kanilang mga comment. So, binabasa ko na lang, hindi ko na lang minamarka. Pero lahat po ng ano, ng mga komento ninyo sa mga replay natin, no, ay rest assured na binabasa ko po lahat yan. Okay? Ngayon, mga kaibigan, meron lang po ako, ano, meron lang ako ipapakita sa inyo, no, mga kaibigan, bilang pang, kumbaga, ito yung closing natin, closing remarks natin, mga kaibigan, di ba? No, nasa kabila po ng ano, sa kabila ng mga nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Nasa kabila ng mga walang katapusan na gagawa nila ng issue, 'di ba? Dito kay PBBM, mga kaibigan, ay napaka-positibo pa rin lagi ng sagot ng ating Pangulo, 'di ba?
never natin na, no, never na nagpakita siya na nasindak siya. Never na nagpakita ang Pangulo na nakinabahan siya. No, mga kaibigan, never. And lalong-lalo na po dito sa isang interview sa kanya kahapon. Ito, natawagan ako ng pansin dito dahil napakaganda. Napakaganda ng sagot ni PBBM, no, mga kaibigan. And gusto ko lang i-share sa inyo ito, mga kaibigan. Okay? Share ko lang sa ito. Yan. Okay? Sabi rito, mga kaibigan, no, ni PBBM, there was a time. No, there was a time when the issue was Marcos. Ito naman yun, di ba, mga kaibigan? Balikan natin ang kasaysayan panahon ni Apo Lacay. Di ba? Bakit may Marcelo? Ang issue ba Marcelo? Hindi. Ang issue Marcos. Di ba, mga kaibigan? Ang issue talaga doon Marcos. Di ba? Bakit mayroong mga ill-gotten wealth? Ano ang issue doon? Yung ill-gotten wealth? Hindi. Di ba? Anong katunayan na hindi issue ang ill-gotten wealth? Mga kaibigan, asan na ba yung mga nakaw na yaman? Di ba? Na sinasabi lang nakaw na yaman, mga ill-gotten wealth. Asan na yon? Lalong-lalo na yung mga nakolekta ng ano? Nakolekta ng PCGG. Di ba? Yung mga nakolekta ng PCGG, asan na? Yung mga nakuha nilang mga sinasabi nilang mga ill-gotten wealth, mga nakaw, yung mga alahas, mga kung ano-ano mga kagamitan ng mga Marcos, asan na yon? Di ba? Nakalimutan na. Nawala na lang basta, nalimutan na. So hindi ang issue doon, mga kaibigan, ay yung ill-gotten wealth. Ano ang issue doon? Marcos. Sa lahat ng mga issue na lumalabas mula pa noong panahon ni Apo Lacay, mga kaibigan, hanggang sa nung salay bumalik ng Pilipinas, no? Lahat ng mga issue, mga kaibigan, eh dahil sa pangalang Marcos. 'Di ba? Kaya nga sabi ni PBBM, there was a time when the issue was Marcos. And sabi ni PBBM, that's not the case anymore. 'Di ba? So ngayon, mga kaibigan, hindi na po case yung pangalang Marcos. Diba? Hindi na po yun usapin, hindi na issue. Bakit? Ang sabi na ating Pangulo, and that's why I think the best proof, ito yung pinaka-prueba, mga kaibigan, no? Yung pinaka-prueba na talagang hindi na po issue ang Marcos, no? Ang pinaka-prueba, sabi ng ating Pangulo, and that's why I think the best proof of that is my election. Diba? Bakit Pangulo si PBBM ngayon? Yun ang katunayan na yung issue before, no, na Marcos, hindi na po issue ngayon yun. Diba? Dahil nga pinagkatiwalaan, no, pinagkatiwalaan na itong ating mahal na Pangulo ng majority ng mga Pino. E ano ang issue ngayon? Ang issue ngayon, mga kaibigan, ang totoong issue ngayon ay hindi po matanggap, no, hindi matanggap nitong mga dating namiminuno, no, na hanggang ngayon ay ayaw magpahinga, hindi matanggap nitong mga masasagasaan ng gusto dahil sa mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? 'Yun ang issue ngayon. 'Di ba? Kaya ako minsan naaawa nga ako sana sa First Family. 'Di ba? Dahil lamang sa kalokohan ng iilan eh masyadong ano, masyado na nabubusabos ng gusto. 'Di ba itong First Family? Nasa kabila na nakikita natin na talaga nagtatrabaho ang ating Pangulo, sa kabila na nakikita natin na yung mga magaganda, yung mga resulta ng mga biyahe, bukas mga kaibigan, iko-content ko, no, yung resulta ng mga biyahe sa labas ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Bukas iko-content ko yun para naman ano, in favor naman po, no, in favor naman sa ating mahal na Pangulo. Di ba mga kaibigan? So iko-content natin bukas yung mga ano, yung mga magagandang bagay na nagagawa ng kasalukuyang administrasyon at bunga ng mga pagbiyahe ni PBBM sa iba't ibang mga bansa. Bukas po yan ang content natin, mga kaibigan. So, ibig ko lang sabihin, ibig ko lang ipakita, mga kaibigan, bago tayo magtapos, ay sana itong mga iilan, no, iilan na lang naman itong mga ito eh. Itong mga iilan na ito na talagang ayaw tigilan na paggawa ng issue tungkol kay PBBM, eh, tingnan naman ninyo. Diba, tingnan naman ninyo yung katotohanan. Diba, huwag kayong magsaling. Yung mga gumagawa ng mga survey-survey na yan, palabasin naman niya yung totoo. Diba? Huwag kayong gagawa ng mga kasinungalingan, ng mga kasira. Diba? Ngayon, kung hindi nyo kaya, eh sabi ko nga, diba, lagi ko sinasabi, matulog na lang kayo. Diba? Meron pa kayong 4 na taon mahigit para matulog.
gigisingin namin kayo pagdating ng Mayo 2028. Ngayon, kung hindi kayo magising sa Mayo 2028, much better. Diba, ituloy-tuloy na ninyo. Diba? So, yun lang mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ay patuloy po nyo ako suportahan. At ang akin lamang pong hinihiling na suporta sa inyo mga kaibigan ay patuloy po natin ano, paki-like and share lamang po yung ating mga video, no? Para sa ganun ay mas marami po yung ano, yung mapahatdan ng ating mga pinag-uusapan dito, no, mga kaibigan. Sabi ni Mel Warren, basa muna tayo. Sabi ni Mel Warren, bago tayo magpaalam mga kaibigan, magbasa muna tayo ng mga comment, okay? Sabi ni Mel Warren, sa pusod ng note lang ako, Chupeng, sama ka, Cheryl, kantahan tayo. Ay, sana all, no? Baka pagka ako nasa Pilipinas na, walang mag-aaya ng ganyan, ha? O, natakpan ng pera yung katotohanan, Boss Al, na mga anti-Marcos. Tama, di ba? Ang may papangako, sabi ni RN Two Cents, ang may papangako ni PBBM, sumuko lang siya, sinisiguro ni PBBM na makukulong siya. Yan ang eksakto, di ba? Tama yan, no? Kapag ka siya isumuko, sigurado makukulong siya. Di ba mga kaibigan? At pag nasa kulungan na siya, saka naayusin at mag-request na kung papadala pa siya sa Amerika. Di ba mga kaibigan? Pero para sa akin mga kaibigan, mas okay na harapin niya na yun sa Pilipinas. Huwag nang ipadala sa Amerika. Di ba? Pag nasintensya siya sa Pilipinas, kung may pagkakataon pa, di ba? Saka siya ipadala sa Amerika. No? Oh. Okay, and sana nga, Mel Warren, Japan ako. Okay, Japan. Mabuti pa nga, sabi ni Arnedo Paez, mabuti pa nga ang mga dilawan nakikita nila ginagawa ni PBBM. Di ba mga kaibigan? Sa totoo lang, ano? In reality, saka ano, talaga napakagaano, mas magandang dilaw ngayon mga kaibigan yung mga dilawan. No? At masasabi natin na, kumbaga, yun sinasabi ni PBBM kanina, di ba, na yung issue dati ay pangalang Marcos. Ngayon sa ipinapakita ng mga dilawan ng mga kaibigan, parang nakalimutan na yung hidwaan between Marcos at saka mga Aquino. 'Di ba? At nakikita nila talagang kumbaga ay natatanggap nila at na-appreciate nila yung mga ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon na isang Marcos, 'di ba mga kaibigan? Hindi unlike ng mga Duterte, no? Unlike ng mga Duterte, wala talaga mga kaibigan. Bakit? Kasi ang tingin ko dito, ha, ang basa ko dito mga kaibigan, no? Which is alam naman ng lahat, alam natin lahat, di ba? Meron po kasing kinatatakutan ng mga Duterte. Di ba? Alam natin lahat yun. Di ba yung mga kalokohan na lumabas? Pagkatapos dadagdag pa dito yung issue tungkol sa mga kaperahan. Di ba mga kaibigan? So yan yung kinatatakutan ng mga Duterte. Kaya ang pinakamalupit na opposition ngayon, hindi na po yung dilawan, kundi ang mga Duterte na. Just come to think of it, mga kaibigan, di ba? Meron tayong vice presidente na Duterte, pero ang opposition ngayon, Duterte. Di ba? Pero sana lang, magbago ang lahat. Kung may pagkakataon pa, kung talaga may magbabago pa, no, mga kaibigan, kung hindi nila kaya magbago, matulog na lang sila hanggang 2028. Di ba? Tapos ang issue. No? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. I just hope na nag-enjoy po kayo. Yung iba, alam ko, nag-enjoy dyan sa pagpapalitan ng mga komento dyan sa comment section. No? Okay? Maraming salamat po at kita-kita po tayo ulit bukas sa panibagong issue, panibagong content na ating pag-uusapan. No? Ingat po kayo lahat. Maraming salamat. And don't forget nga para mga kaibigan, ha? Like and share sa mga bago na makakapasyal dito sa aking channel. At aabot kayo hanggang sa bahagi na ito, mga kaibigan. Napasyal na rin lang kayo, naligaw na rin lang kayo, nakapanood na rin lang kayo, di ba? Huwag naman po kayong papayag na aalis kayo nang hindi po nakakapindot ng subscribe dyan sa baba. No, paki-subscribe na rin. At kapag ka napindot nyo na yung subscribe, paki-pindot nyo na rin po yung like at saka yung share. Okay? May sarili kaming LSR Al, sabi ni Trigger Woman. Oo nga eh. No? Okay, maraming salamat. Ingat kayo lagi mga kaibigan. And God bless. Babush! Babush! Aking pangarap para sa ating bansa
ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.